Hello mga bata! Kumusta ka na? Sign language? How are you? Okay, kumusta na yung mga kasama mo sa bahay? Sana okay lang kayo. Okay? Ngayon ay ipagpatuloy natin ang ating aralin. Pag-aaralan natin ang asignaturang Filipino. Tayo ngayon ay nasa quarter 2, week 3. Ang ating aralin ay tungkol sa pagsulat ng malaki at maliit na letra. Para sa ating layunin, sa araling ito, ang mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang malaki at maliit na letra ng alpabetong Filipino. Pangalawa, nakasusulat ng malalaki at maliliit na letra na may tamang layo sa isa't isa ang mga letra. At ang huli, napahalagahan ang wastong gamit ng malaki at maliit na letra. Okay? Handa ka na ba? Kung handa ka na, magkaroon tayo ng paunang pagtataya. Ang gagawin mo lang, lagyan ng check ang salita o letra na tama ang pagkakasulat ang layo sa isa't isa. At X naman kung hindi. Okay, nakanda na ang iyong notebook? Yung kwaderno mo sa Filipino? Sige, madali lang naman ito, check o X lang. Okay, unang salita. Babae. Babae. Yan ba ay check? Tama ba ang pagkakasulat ng salita at layo sa isa't isa? O X kung hindi? Number 1. Ito ay check. Kasi maayos ang pagkakasulat nito at layo ng mga letra sa bawat isa. Okay, pagpatuloy natin. Number 2. Cavite. Ulitin ko. Cavite. Okay. Yan ba ay check o X? Cavite. Tapos ka na ba? O sagutan natin. At ang tamang sagot ay X. Bakit X, teacher? Kasi ito ay dapat nagagamit ng malaking letra. Alin kaya dito ang gagamitan natin ng malaking letra? Okay, tama. Ito ay ang letrang C. Dahil ang Cavite ay tanging ngalan ng lugar. Okay, ito ay probinsya natin. Kung kayo naman ay nasa ibang probinsya, ito ay isang tanging ngalan ng probinsya. Okay, pangatlo. Guro. Guro. Okay, tama ba ang pagkakasulat at layo sa isa't isa ng salitang guro? Check o X? Tapos ka na ba? Okay, tingnan natin kung tama ang iyong sagot. At ang tamang sagot ay check. Dahil ang salitang guro ay wasto ang pagkakasulat. Okay, number 4. Lapis. Lapis. Yan ba ay check o X? Wasto ba ang pagkakasulat nito? O hindi? Okay. O, i-check natin. Tapos ka na ba? At ang tamang sagot ay X. Bakit X ito? Dahil ang paggamit nito ng malaking letra ay hindi naaayon sa tamang gamit nito. Ano ba dapat ang gagamitan natin ng malaking letra dito? Okay, lahat ito ay kailangan na nakasulat na maliit na letra. Dahil ang lapis ay hindi tanging ngalan ng bagay. Okay? Panlima, Jose. Jose.
Yan ba ay check? Tama ba ang pagkakasulat? O X kung hindi? Check o X? At ang tamang sagot ay check. Dahil ang salitang Jose ay tiyak na ngalan ng tao. Tiyak o tanging ngalan ng tao. Pangalan niya ng tao kaya kailangan nag-umpisa sa malaking letra kapag tiyak ang ngalan ng tao. Okay? Pero pag nakalagay naman, ito guro, ngalan din ng tao, pero hindi natin alam kung sinong guro yon, yan ay maliit na letra lamang. Okay? Naunawaan na po? Ilan na nakuha mong puntos o score? Okay, palakpak mo nga. Okay, very good. Pagpatuloy natin. O tandaan, ang salita ay maaaring magsimula sa malaki o maliit na titik. Narito ang ilan sa mga kailangang tandaan sa paggamit ng malaking letra. Okay. Una ay gagamit ng malaking letra sa pagsisimula ng pangungusap. Okay, narito ang pangungusap. Okay, tingnan natin. Ang unang pangungusap ay ako ay 6 na taong gulang. Tama kaya ang paggamit niya ng maliit at malaking letra? Sabi dito, gagamit ng malaking letra sa pagsisimula ng pangungusap. Alin ba dyan ang simula ng pangungusap? Okay, ito ay ang salitang ako. Kaya, kailangan na gumamit tayo ng malaking letra. Lahat ba ito ay gagamitin natin ng malaking letra? Hindi po. Ano lang po ang gagamitan natin ng malaking letra? Okay, ito po ay ang letrang A. Okay, dapat, dahil yan ay mali, ito ganito ang gagawin natin. Okay? Ayan, ako ay 6 na taong gulang. Gumamit na tayo ng malaking letra sa unahan o pagsisimula ng pangungusap. Okay, tandaan nyo, yung nasa taas ay mali ang pagkakasulat nito. At yung nasa ibaba naman ay tama. Pinakita dito ang paggamit ng malaking letra sa pagsisimula ng pangungusap. Okay? Ang pangalawa ay gagamit ng malaking letra kapag ang salita ay nagsisimula sa tanging ngalan ng tao, pook o pangyayari. Okay, narito ang halimbawa natin. Siya ang kaibigan kong si Mika. Okay, aling dyan ang salitang nagpapakita o nagsasabi ng tanging ngalan ng tao, pook o pangyayari. Okay, alin dyan? O, ito ay ang salitang Mika. Ano ba yung salitang Mika? Pangalan ba ito ng tao, pook o pangyayari? Okay, tama ka. Ito ay pangalan ng tao. Kaya gagamit tayo ng malaking letra. Okay, ganito ang tamang pagsulat nito. O, dahil ayan ay mali ang pagkakasulat, narito ang tamang pagkakasulat. Okay, siya ang kaibigan kong si Mika. Narito ang tamang pagkakasulat, malaking letra ang salitang, ang umpisa ng salitang Mika, na tanging ngalan ng tao, hindi naman buong pangalan ng tao ay malaking letra. Yung umpisa lamang nito. Okay? Yan ay ang unang titik nito. Ang letrang
M. Okay? Narito pa ang ilang mga halimbawa ng tanging ngalan ng tao, pook o pangyayari. Okay. Ang una ay Alan. Ito ba ay tanging ngalan ng tao, pook o pangyayari? Okay, tama ka. Ito ay tanging ngalan ng tao. Kaya gumamit tayo ng malaking letra sa unahan nito. O basahin nga natin ulit. Alan. Alan. Ano ang iyong pangalan? Sabihin mo nga. Paano ito isusulat? Okay, tama. Ang unahang letra, o yung pinaka-umpisa, o yung simulang letra, ay malaking letra o titik. Sumunod naman ay Mall of Asia. Mall of Asia. Okay, nakapunta ka na ba dyan? Okay, ito ay tanging ngalan ng pook. Kaya, gumamit tayo ng malaking letra sa unahang salita ng mall at Asia. Yung off hindi na po. Okay? Kasi ito yung mahalaga doon. Yung nagsasabi talaga ng lugar. Okay? Mall of Asia. Yung tiyak na ngalan ng lugar. Okay? Sumunod naman ay ang salitang Pilipinas. Pilipinas. Ang salitang Pilipinas ay tiyak na ngalan ng tao, pook o pangyayari ba? Alin sa mga ito? Okay, ito ay tiyak na ngalan ng lugar. Ang Pilipinas ay ang ating bansa. Ito'y pangalan ng ating bansa. Pag sinulat natin, gagamit tayo ng malaking letrang P sa umpisa ng salitang Pilipinas dahil ito ay tiyak na ngalan ng lugar o pook. Okay? Sumunod naman, Pasko. Pasko. Okay. Ito ay tiyak na ngalan ng ano? Yan ba ay tao, pook o lugar o pangyayari? Very good. Ito ay tiyak na pangyayari. O yung pagdiriwang, ito ay Pasko. Kaya, gagamit tayo ng malaking letra sa unahan nito, yung letrang P. Okay, yung sa Pasko. O magbigay ka nga ng halimbawa ng pagdiriwang o tiyak na pagdiriwang. Okay. Yung Araw ng Mga Puso. Yung A at P sa Araw ng Mga Puso ay malaking letra. Diba? Okay, ano pa? Okay, very good. Ano yung malaking letra dito? Tama ka. Okay? Sumunod naman. Binibining Santos. Binibining Santos. Okay, kapag merong dinaglat o pinaikling salita, ang unahang letra o ang simulang letra nito ay palaging nag-uumpisa sa malaking letra. Okay, o titik. Pagkatapos, magkakalimutan yung tuldok. Okay? At ang kusunod, yung pangalan na tinutukoy ng dinaglat na salita. Okay, yan. Gagamit tayo ng malaking letra sa umpisa nito. Okay, yung Santos na apelido ay malaking letra ang letrang S dahil tiyak na pangalan yan. Okay, si Binibining Santos. Okay? Magbigay ka nga ng halimbawa ng tiyak na ngalan ng tao. Okay, very good. Paano ito isusulat? Tama, ang malaking letra ang gagamitin natin sa umpisa ng salitang ito.
magbigay ka naman ng pangalan ng lugar. Tiyak na ngalan ng lugar. Okay. Mag-uumpisa ba ito sa malaking titik o letra? Tama. Ganon din sa pangalan ng pagdiriwang o tiyak na ngalan ng pagdiriwang. Okay? Tandaan, kailangan tiyak na ngalan, hindi yung pangalang pambala na. Halimbawa, yung lapis. Ang lapis ay hindi tiyak na ngalan. Meron pa yung tiyak na ngalan, halimbawa, Mongol. Yung Mongol, malaking letrang M. Okay? Sige. O, eto, yung huli ay Juan. Juan. Pangalan din ng tao. Tiyak na ngalan ng tao. Kaya, malaking letra din ang umpisang titik nito. Okay? Nanawaan nyo ba? Okay. O, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, isulat muli ang mga salita, parirala o pangungusap sa pamamagitan ng tamang layo sa isa't isa. Okay? Tingnan nyo kung paano dapat ito isusulat. Okay. O, Imus City. Basahin nga natin. Imus City. Okay. Isulat mo ulit ang salitang Imus City. Maaari mong ihinto ang videong ito para gabayan ka o para masabayan mo ang ating aralin. Okay? Natapos mo na ba ang pagsusulat ng salitang Imus City? Ito ay tiyak na ngalan ng lugar. O, i-check natin kung paano mo ito isinulat. Tingnan natin kung tama nga. Ganito ba ang iyong ginawa? Okay, ganyan ba ang pagkakasulat mo? Imus City. Malaking letra ang letrang I at letrang C. Ganyan ba ang iyong sinulat? Kung ganyan ang pagkakasulat mo, very good dahil tama ka. Okay, dahil ang Imus City ay isang tiyak na ngalan ng lugar. Okay? Sumunod naman. Leonora Briones. Ulitin natin. Leonora Briones. Okay. Kilala mo ba siya? Siya ang ating DepEd Secretary. Okay? Ang ating DepEd Secretary, Leonora Briones. Okay, isulat mo na maayos ang kanyang pangalan. Dahil ito ay tiyak na ngalan ng tao. Tama ka. Okay? Tapos ka na ba sa number 2? Okay, gawin natin ito. Tingnan natin kung nakatama ka, ha? At ang tamang pagkakasulat nito ay ganito. Okay, alin ang malaking letra? Ito ay ang letrang L at B. Yung unang pangalan, first name, malaking letra ang umpisa. Yung simulang titik ng pangalan mo. At yung sa last name, malaking letra din yung unang letra ng apelido mo. Okay? Tama ba ang iyong sagot? Kung tama ka, magaling! Talaga na nawaan mo na ang ating aralin. Okay. Sumunod naman. Narito ay ang halimbawa ng pangungusap. Diba sinabi kanina, gagamit tayo ng malaking letra sa umpisa, pag-umpisa o pagsisimula ng pangungusap. Pero dito, hindi maayos ang pagkakasulat nito. Kaya isaayos mo ang pagkakasulat mo, ha? Okay. Sige. Pwede na po ba? Pwede ba naman i-stop to para mapagpatuloy mo? Ano yung pagsusulat? Okay. Sige, i-check natin.
Narito ang tamang pagkakasulat nito. Okay, yung letrang A sa umpisa ng salitang ako, dahil ito ang unang salita, ito ay malaking letra, yung A. A lamang ha. Ako ay mapagmahal sa kalikasan. At tingnan nyo yung pagitan ng mga bawat salita. Hindi dikit-dikit lahat. May mga pagitan yan, ha? Yung ako ay may espasyo sa pagitan nito. Okay? Huwag masyadong paggit-gitan ng pagkakasulat. Okay? Dahil may tamang pagsusulat nito. Naunawaan mo ba? Sige, pagpatuloy natin. Bilang apat, malamig ang klima sa Tagaytay. Malamig ang klima sa Tagaytay. Okay, paano mo dapat isulat ng wasto ang pangungusap na malamig ang klima sa Tagaytay? Okay, ganito po yun. Malamig ang klima sa Tagaytay. Ang letrang M sa salitang malamig, dahil ito ay umpisang letra sa salitang malamig o sa pangungusap na malamig ang klima sa Tagaytay, kaya ito ay malaking letra. Bakit naman malaking letra ang salitang Tagaytay? Dahil ito ay tiyak na ngalan ng lugar. Sinabi kanina na kapag tiyak na ngalan, gagamit din tayo ng malaking titik o letra. Kaya ang letrang T sa salitang Tagaytay ay ginamitan natin ng malaking letra. Okay, ganyan din ba ang iyong sagot? Kung ganyan ang iyong sagot, mahusay ka. Tama ang iyong sagot. Okay. Sumunod naman. Tayo ay bumasa at sumulat. Tayo ay bumasa at sumulat. Paano natin isulat ito ng wasto? Anong letra ang malaking letra dito? Okay, ito ay ang letrang T. Dapat malaking letra ang paggamit o gagamitin natin. Ganito ang wasto ang pagkakasulat nito. O yung tamang pagkakasulat nito. Ayan. Tayo ay bumasa at sumulat. Tandaan, sa umpisa ng bawat pangungusap, malaking letra ang gagamitin natin. Okay? Naunawaan po ba? Sige. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat ng wasto ang mga sumusunod na salita o pangungusap. Okay, ganun din katulad ng unang gawain. Para sa ating unang bilang, si Nanay Rosa ay maagang nagluluto ng almusal. Paano yan isusulat ng maayos? Sulat mo sa iyong kwaderno. Okay, maaari mong stop ang video ito para masundan mo. Number 2, masaya si Bunso sa kaniyang ginagawa. Number 3, mayaman sa kalikasan ang Pilipinas. Okay? I-check natin. Number 1, si Nanay Rosa ay maagang nagluluto ng almusal. Ang letrang S sa C, dahil ito ay unang titik sa pangungusap, malaking letra yan. Tapos yung nanay, na yung N ng salitang Nanay Rosa, malaking letra. Kasi tiyak na ngalan yan. Pati yung R sa Rosa, malaking titik din. Okay? Ganyan ba ang iyong sagot? Okay. Number 2. Masaya si Bunso sa kanyang ginagawa. Malaking letra ang letrang M at letrang B kasi si Bunso
ay sinundan ng salitang si. Kaya yan ay pangalan ng tao, tiyak na ngalan ng tao. Okay? Kapag ang aming bunso ay masaya sa kanyang ginagawa, yan ay maliit na letra lang. Pero kapag si ang kasunod, malaking letra. Okay? Sumunod, number 3. Mayaman sa kalikasan ang Pilipinas. Ang mayaman, malaking letra na yan sa pagkakasulat. At ang Pilipinas, yan ay tiyak na ngalan lugar, kaya malaking letra ang gagamitin natin sa letrang P. Okay? Okay. Pagpatuloy natin. Piliin at isulat ang letra ng pangungusap na tama ang pagkakasulat. Pipiliin niyo lang ang letra. Number 1. A. Kami ay nakatira sa Alapan 1, Imo City. B. Kami ay nakatira sa Alapan 1, Imo City. O C. Kami ay nakatira sa Alapan 1, Imo City. Alin dito ang tamang pagkakasulat ng mga tiyak na ngalan? Dapat maayos ang pagkakasulat nito. Okay, alin ang iyong sagot? Anong letra ito? Tingnan natin kung tama ang iyong sagot, ha? At ang tamang sagot ay letrang B. Kami ay nakatira sa Alapan 1. Yung A ng Alapan, tapos I ng Imus at C ng City, yan ay tiyak na ngalan ng lugar, kaya malaking letra ang bawat umpisa ng bawat salita. Tapos yung salitang kami, dahil ito ay umpisa o simula ng pangungusap, malaking letra rin ito. Kaya ang tama sagot ay letrang B. Okay. Sumunod. Number 2. Nakapunta ka na ba sa Tagaytay? Letter B. Nakapunta ka na ba sa Tagaytay? O letter C. Nakapunta ka na ba sa Tagaytay? Alin dito ang maayos ang pagkakasulat? A, B, or C? At ang tama sagot ay letrang B. Tama ka ba? Very good. Pangatlo. A. Maagang nagigising si Aling Paz upang mamalengke. B. Maagang nagigising si Aling Paz upang mamalengke. O C. Maagang nagigising si Aling Paz upang mamalengke. Okay, titingnan nyo lang kung alin dyan ang pinakatama ang pagkakasulat. Okay, yan ba ay A, B, o C? Sabihin mo nga ang iyong sagot. Okay, at ang tamang sagot ay letrang A. Dahil ang maaga, yung letrang M, ay tama ang pagkakasulat nito. At yung A at P sa Aling Paz, pangalan niya, ay malaking letra ang umpisang titik ng pangalang Aling Paz. Okay? Pang-apat, sila Dan at Ana at Dino ay magkakamag-aral. Alin dyan ang tama ang pagkakasulat? Okay? A, B, o C? At ang tamang sagot ay ang letra C. Dahil ang salitang Dan, Ana, at Dino ay mga tanging ngalan ng tao at ginamit ang malaking letra sa umpisang titik ng pangalan nila. At yung sa sila, dahil ito ay umpisa ng pangungusap, malaking letra din. Number 5. Si Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Alin dyan ang tama ang pagkakasulat? Yan ba ay A, B, o C? Piliin mo nga ang iyong letra ng tamang sagot. At ang tamang sagot ay ang letrang A. Ayan, no? Yung
Jose Rizal na pangalan niya, kailangan yung letter J at letter R na pangalan o umpisang pangalan niya ay malaking titik. Okay, tandaan natin. Gagamit ng malaking letra sa pagsisimula ng pangungusap. At gagamit ng malaking letra kapag ang salita ay nagsisimula sa tanging ngalan ng tao, buok o pangyayari. Tandaan, ang kaalaman sa pagsusulat ng malaki at maliit na letra ay mahalagang pundasyon sa pagsusulat. Okay. Ngayon, para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, isulat ang mga pangungusap ng wasto at may tamang layo sa isa. Okay. Number 1. Maging malinis sa katawan upang maiwasan ng pagkakasakit. Number 2. Itapon ang mga basura sa tamang lalagyan. At number 3. Sagana sa isda ang karagatan. Okay, isulat ito ng maayos. Meron dyan na malaking letra, pero hindi naman dapat gumamit ng malaking letra. Meron dyan maliit na letra, pero hindi naman dapat maliit na letra. Okay? Gamitin ang tamang paggamit ng malaki at maliit na letra. Okay, check natin. Number 1. Ganito ang tamang sagot. Yung letrang M sa maging dahil malaking letra ay malaki. Dahil ito ay umpisang salita sa pangusap, ang umpisang titik ay malaking letra. Yung maging malinis sa katawan upang maiwasan ang pagkakasakit, yung maging unang salita, ang unang letra nito ay M, malaking letra dapat. Sumunod, itapon. Yung letrang I, dahil umpisang salita ng pangungusap, ang letrang I ay unang titik nito, malaking letra dapat. At yung sa basura, ang nakalakay kasi dyan ay malaking letra. Pero hindi naman to tiyak na ngalan ng tao, pook o pangyayari. Kaya ito ay maliit na letra lamang. Okay? Pwede rin yung tiyak na bagay, pero hindi naman ito tiyak na bagay. Number 3, sagana sa isda ang karagatan. Okay, yung letrang S sa sagana ay unang titik sa salitang sagana na unang salita sa pangungusap. Kaya malaking titik ito. Okay? Para sa inyong written work o yung inyong gagawin, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang buong pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra na may tamang layo sa isa't isa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Yan ay gawain sa pagkatuto bilang 4. Okay? Yung gawain sa bilang, gawain sa pagkatuto bilang 4, number 1, ano ang pangalan mo? Number 2, saan ka nakatira? Number 3, sino ang guro mo sa Filipino? Number 4, ano ang pangalan ng iyong matalik na kaibigan? Number 5, ano ang pangalan ng iyong paaralan? Okay, sinabi dito gagamit kayo ng tamang paggamit na malaki at maliit na letra. At magsusulat kayo ng pangungusap sa pagsagot ng tanong na ito o yung mga ito. Okay? Buong pangungusap. At syempre kapag buong pangungusap, at kapag pangungusap, malaking letra ang umpisa nito. At yung mga mahalagang impormasyon o yung tanging ngalan ay gagamitan natin ng malaking letra ang umpisa na titik. Okay? Maraming salamat po sa
sa inyong pakikinig. Okay, thank you. Hanggang sa susunod, ako muli si Teacher Diana Lynn, ang inyong kasama sa bawat aralin. Paalam!